alam mo, parang ang hirap pagpaalam, no? Yung nagkukwentuhan kayo, nakailang babay na, pero hindi pa rin natatapos ang usapan. Oo nga, Stan. Lumala pa nung nagka-video call na. Parang mas gusto mo pa makita yung mukha ng kausap mo. Kaya mas lalong mahirap pindutin yung end call button. Bakit? Sino ba ka-video call mo? Wala! Pero tinitignan ko to. Ah, bakit? Paalis na ba yan? Oh, parang ikaw. Ha? Bakit? Saan ako pupunta? Doon oh, sa Civic. May new generation Civic na. Nalaunch na ngayon dito sa Pilipinas. That means, may new generation Civic Type R na rin. Na malamang sa alamang, ay ilo-launch globally this year. In fact, tinetesting na sa Japan ang bagong Civic na red badge. Mm-hmm. Tama ka dyan, Stan. Kaya mas lalong mas mahirap magpaalam sa Civic na to eh. Because it's special. Ba? How special? Ah, mas special pa sa Siopao. Wow. Pero kidding asado, itong Civic na kasi na ito ay special kasi naghakot upo ng napakadaming records at awards. Oo nga. Sa lahat ng mga Civic, ito yung pinakamukhang sporty. Hindi sporty ha, sporty. Para siyang Gundam on wheels. Kaya nagigets kita eh. Kasi yung bagong Civic, eh mukhang executive looking na. So malamang sa malamang, etong Type R na bago, eh toned down na rin. Galing mo talaga, Stan. Kaya nga tayo nandito ngayon eh. We'll have one last ride with the Honda Civic Type R. And appreciate its beauty just like the day it was launched. Para nakikita ko na. Ako rin eh. Ayun eh. May mga puno, ibon na maingay. May mga clouds. Teka, Stan, parang iba yung nakikita mo sa nakikita ko. Nakikita ko, tapos hindi kita malilimutan. Feel kotse na. Naku, Stan, alam ko gustong-gusto mo makakain na nito dahil naka-turbo. Hindi lang basta turbo. 2-liter VTEC turbo with 308 horsepower and 400 Nm of torque. Mismo. Samahan mo pa ng close ratio na 6-speed manual na may rev matching function. Diba? Tapos mayroon din tong 3 drive modes na comfort, sport, tsaka racing. Na nakaka-apekto sa throttle, acceleration, at suspension. Kaya kung gigil ka, nako, hindi ka mabibitin sa sasakyan na to. Napakataas naman ang standard mo kung mabitin ka pa rito sa sasakyang ito. Oo, agree ako dyan. Agree ang dami kaya niyang nahakot na awards. Oo. At yung pinakasikat nga niyang award ay yung sa Nürburgring, no? Nakapagtala ito ng 7 minutes and 43.80 seconds lap time, no? Na nabeat niya yung fastest record holder noon for a front-wheel drive car by 3 seconds. Ba? Malaki agwat yun, no? For a time. Di ba? Ang dami niyang natalong mga awards, yung mga tracks, mga records na break niya. Oo, diba? For front-wheel driven car yun, ha? Kaya yun yung parang naging main calling card nito ni Civic Type R. Siya ang pinakamatikas na front-wheel drive sa Nürburgring until 2019. Then, nag-set din ng record sa Magny Course, Spa, Francorchamps, Silverstone, Estoril, Hungaroring, Mount Panorama, and the latest is sa Suzuka Circuit sa Japan. Suzuka, pero di Suzuko. Idagdag mo pa dyan ang mga awards niya from magazines and publications all over the world. At ang Civic Type R ay parang general o general na madaming medalya sa uniforme. Aba, nag-research! Siyempre, ako pa. Eh, iba talaga charm na itong Type R na to. Dahil bukod sa marami siyang na-break na records na napaka-attainable ito. Kahit na umabot ng 3 million mark at may ilalaban to compared dun sa mga sasakyan na Nissan GT-R at yung Toyota Supra. Oo nga naman. Pero alam mo, Stan,
may isa pang charm itong Civic Type R eh. Nakita ko siya, ha? Teka, lipat ako dyan. Oh, ba't ka lumipat dito? Wala ka bang napapansin? Bakit? Nagpagupit ka ba? May eyeliner ka na? May bago kang eyelash? Wala, hindi yun. Pansin mo, luwag natin dito. Komportable natin dito sa likod ng Type R. Considering na isa tong Porsche ka. Oo nga, no? Oo, di ba? Yan yung sinasabi ko sa'yo, yung isa pang charm ng Type R. Pwedeng pang banatan, pero pwede mo rin pang daily drive. At may ISOFIX pa to para sa child seats. Oo, may ISOFIX. Oo nga, pwede nga makalusot na everyday car mo to. Ang galing mo talaga magpalusot, Martin. Sakto lang, sakto lang. No. Pero alam mo, no, medyo lugit yung features dito sa likod. Pero yung sa harap, loaded yun. Oo nga. Wala masyadong abubot dito. Kita mo, walang armrest, walang aircon vents, yung cup holder dito. Parang alangan. Oo, parang alangan. Hindi masyadong kasa yung mga ordinary battle seat. For safety features naman, the Type R has 6 airbags, ABS, EBD, stability assist, hill start assist, reverse camera with dynamic guidelines, speed sensing door locks, walk-away door lock, electronic parking brake with auto brake hold. Available na din sa Type R ang Honda Sensing that includes adaptive cruise control, collision mitigation braking system, lane keep assist system, road departure mitigation, and lane departure warning. Kaya sabi ko kanina, no, medyo lugi dito sa likod. At 2 passengers lang ang pwede makaupo dito kasi yung gitna, walang seatbelt. Pero sa harap, the Civic Type R has tilt and telescopic Alcantara leather steering wheel with buttons for cruise, audio, vehicle info, and Bluetooth. Meron din tong 7-inch touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto. 8 speakers, 4 tweeters, dual zone automatic climate control, auto dimming rearview mirror, at Type R titanium shift knob. And meron din tong 7-inch full color display for the gauge cluster and Type R bucket seats sa harap. At kung akala mo dyan na nagtatapos ang practicality nitong Type R, tara sa labas. Ano? Tadaan! Tadaan! Uy! May pa-eco ka pa! Sinasabayan na kita. Pero tignan mo naman, no? Meron siyang 420 liters of cargo space. At hindi pa 10% yun. Dahil yung back seats niya can be folded flat. Na magbibigay sa'yo ng max na 780 liters of cargo space. Na pwede-pwede mong magamit para lagyan ng kung ano-ano ang mga anik-anik mo. Alam mo, tama yung sinabi mo, no? Pwede itong makapasa as your daily car or weekender kasi ang daming pwedeng ilagay. Groceries, gitara, bisikleta, pati teddy bear galing Blue Magic. Kasang-kasa sa loob. May teddy bear ka pa nalalaman. Miss mo na si teddy? Hindi naman masyado. Pero, ano, okay din tong cover niya. Hindi mo na kailangan tanggalin kasi retractable. Diba? Siya nga pala. Hindi pala to sedan. Hatchback pala to. Kasi, ano eh, nasanay ako sa Pilipinas yung mga Honda, puro sedan. Kaya nagulat ako nung inangat mo, sumama pati yung glass cover. Actually, no, Stan, lahat kasi ng Civic Type R ay hatchback. Oh, di ba? Pero ako, sure ako na napansin mo to. Itong napakalaking spoiler dito na pwede mong gawing lamesa kapag kakain ka sa parking lot. Eh kung sasakyan mo naman yan, why not? Pero pag-usapan natin yung design ng rear dahil nasa likod na rin tayo. Eh talagang napaka-sporty. Eh yung iba hindi masyadong trip ito. Oh tama ka. Polarizing kasi talaga yung naging design ng generation ng Civic Type R na to. Kaya nitong spoiler na to. That this is actually the second one kasi meron pa dito sa baba na spoiler oh na medyo tago. Tapos sa taas meron siyang mga fins with vortex generators. Ba? Ayan. Narinig mo. Oo. Kahit nakahinto para mabilis. Yan. Bro. Tama ka diyan. Pero pag-usapan natin yung tatlong exhaust tips dyan sa ilalim, yan. Oh, gumagana yan. Legit yan. Legit. Gumagana, hindi tulad ng ibang sasakyan. Fake. Ito talaga. Gumalaga na. Parang matuli ng dati. Oo nga, yan. Talaga. Broom, broom. Broom, broom. Broom, broom, broom. Oh. Dito sa gilid, gusto ko yung aggressiveness niya. Hindi siya kasing busy ng front and rear. Tsaka tignan mo yung highlight ng red accent, oh. Litaw na litaw, kahit anong kulay. Gaya dito, sa 20-inch wheels. Oo nga. Litaw na litaw nga. Red. The red. So, nandito tayo uli sa harap. Oh, back to the corner when I first saw you. Alam mo, yung front bumper niya, kamukha nung gilid ng mouthpiece ni Gundam Wing, ni Hero Yui. Yan, ito. Yan, kamukha.
Tsaka alam mo, overall, itong mukha ay parang kang lalapain eh. Parang sorry, na-carried away ako. Parang kang lalapain pag di ka nakatabi sa daan on time. Diba? Pero di ko naman sinasabi na kailangan mong tumabi pag may nakabuntot sa yung type R. Ano lang, respect. Pero ano pinakamamimiss mo dito? Kasi knowing Honda, yung susunod na lalabas sa Type R, eh, mabilis pa rin. Tsaka dahil hatchback, may practicality points pa rin to. Pero ano mo, assistant, iba pag first time eh. First time? Masaksak ng lapis? Hindi. Yun yung first time na sabi ko. Ito kasing generation ng Civic Type R na ito, ay parang out of nowhere, track after track, record after record, ay itinumba niya yung mga lap times na yun. At ito pa, sabi mo nga kanina, di ba? Attainable tong sasakyan na ito. At 3 million pesos, mas abot kaya siya compared sa iba. Kaya hindi na natin kailangan magbenta ng internal organ. Ba't naman ako magbenta ng kidney para dito? Pero yung design niya, instant classic nga naman talaga. Alam mo, mas na-appreciate ko yung sleeper look ng bagong Civic. Kasi executive looking. Pero pag sinagad mong apak, matulin rin pala. Naman, no, Stan, agree din ako dun sa sinasabi ng iba na itong sasakyan na ito ay medyo nasobrahan sa sporty styling. Pero gets ko kung bakit eh. It looks good as it performs. Kumbaga bagay yung itsura niya for something that took all those milestones and records during its lifespan. Oo. Tsaka ito ah, ito ang unang Civic Type R na binenta dito locally. Hindi dumaan sa gray market import. So, milestone ito para sa mga Honda fans. Yan, isa pa yan. Kaya ang hirap magpaalam dito kay old friend eh. Oo nga. Kayo, kung gusto nyo to, well, kung meron kayong 3 million pesos extra for a car, i-consider nyo itong Honda Civic Type R. Uy, paalala ko nga pala, manual transmission lang to ha. Kaya kung hindi kayo sanay, baka isumpaan nyo itong sasakyan na to pagka naabuta kayo ng traffic. Pero kung sanay na kayo, baka isumpaan nyo pa rin. Oo, hindi naman, no? Kasi yung mga bibili naman na sasakyan na ito ay naiintindihan nila na itong generation ng Civic Type R is all or nothing. Kumbaga, it's either gusto mo or ayaw mo. Bawal sa gitna. Walang in-between. Walang in-between. Kaya naman, kung interesado kayo sa sasakyan na ito, well, punta na kayo sa pinakamalapit na Honda dealership. So that's it for the last review of the Honda Civic Type R. I'm your host, ang inyong senpai ng turbuhan, Stanley Chi. At ako naman, ang cambio boy next door, Martin Aguilar. Huwag nyo siya i-follow sa Grindr, fake yun. Pinapaalala lang namin sa inyo, i-follow nyo ako sa mga social media accounts ko. Meron akong Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Kumu. Tsaka meron akong podcast, Underpaid with Stanley Chi, sa Spotify and Apple Podcast. Kinig na at mag-subscribe. Meron akong sariling YouTube channel, youtube.com/StanleyChi. Ako naman ang tulungan yung magkaroon ng 100,000 subscribers before the end of the year. Tsaka, suplado store sa Shopee para makakuha kayo ng mga suplado shirts tulad nito. Kaya mag-order na kayo. So, paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video dito lang sa Philcoche. Bye-bye! Bye-bye. May grand... Ikaw ba yung nasa grinder talaga? Ikaw, ba't mong ba nalaman na may grinder ako? Ikaw yata. Sabi sa akin ng friend ko. Oo, pero grabe, no? Bye-bye! Mamimiss ka namin. Ang galing mo. Ang dami mong siniba. Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!